You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth." These were the last words of Jesus before he went up to heaven, according to the Acts of the Apostles, and we have heard this last Sunday. Darating ang Espiritu Santo ayon sa ipinangako ni Jesus, at ito yung kanyang pangako. "When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me. When he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth." Ngayon po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng katuparan ng pangakong ito ni Jesus ngayong Linggo ng Pentecostes. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ito po'y kapistahan ng buong simbahan. Ang araw ng Pentecostes ay isang dakilang kapistahan ng mga Hudyo. Bago naging kapistahan ng simbahan, iyan ay kapistahan ng mga Hudyo. Kaya nga may maraming Hudyo na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo noong araw na iyon sa Jerusalem. Ito ay nangyayari taon-taon, 50 days after the Feast of the Passover. Kaya penta, 50 araw. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang pagbibigay sa kanila ng batas ng Diyos sa bundok ng Sinai. Mahalaga ang batas ng Diyos kasi ito ay ang paraan upang sila ay mamuhay bilang isang bayan na may kasunduan sa Diyos. Tulad na ginamit ni Jesus ang kapistahan ng Passover upang ganapin ang bagong paraan ng pagliligtas ng Diyos, hindi na sa pagkaalipin sa Ehipto, kundi sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad ni Jesus mula sa kanyang kamatayan, pagtawid niya sa kamatayan papunta sa muling pagkabuhay. Gayon din, ginamit ni Jesus ang piyesta ng Pentecostes sa pagbigay hindi ng batas na nakasulat sa bato, kundi ng Espiritu Santo na nananahan sa puso natin. Dahil sa Espiritong ito, natatawag natin ang Diyos na Ama ko, Daddy ko. Hindi lang natin katipan ang Diyos, Daddy na natin ang Diyos. Ang ginamit na tanda ng Espiritu Santo sa kanyang pagdating ayon sa ating unang pagbasa ay ang hangin at ang apoy. Ang hangin ay hindi nakikita pero nandyan at napakahalaga para sa tao. Hindi tayo mabubuhay ng ilang sandali kung walang hangin. Madalas, hindi natin ito napapansin, pero kailangan natin, tulad ng ating hininga, hindi natin napapansin. Ngunit ilang saglit lang na hindi tayo hihinga, wala na ang buhay natin. Ganon din ang Espiritu Santo, napakahalaga para sa atin, pero hindi natin napapansin. Sinabi po ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na ni hindi man natin masasambit na si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Kristo, kung hindi dahil sa Espiritu Santo. Ang mga tao ay nagtipon sa harap ng bahay na kinaroonan ng mga apostol dahil sa malakas na hangin na umungol mula sa bahay na ito. Isa pang tanda ng Espiritu ay ang apoy. Fire is very dynamic and it tends to spread.
ang apoy na hindi kumakalat ay namamatay na. O kaya yan ay plastic lang, hindi totoo. Ang apoy din ay nagdadala ng liwanag, ng sigla, ng init sa buhay natin. Nagdadala din ito ng pagpapanibago. Walang dumadaan sa apoy na hindi nababago. Ay, talagang nagbago ang mga alagad pagdating ng Espiritu Santo. Bago ng araw ng Pentecostes, marami nang alam ang mga alagad tungkol kay Jesus. Naging kasakasama na nila siya sa loob ng 3 taon. Narinig nila ang mga aral ni Jesus sa bibig niya mismo. Nakita nila ang kanyang mga himala, ang kanyang mga pagpapagaling. Nandoon sila sa huling hapunan ni Jesus at natanggap nila ang kanyang katawan at dugo. Nakita nila ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Nagpakita si Jesus sa kanila noong siya ay muling nabuhay at nakikain pa nga siya kasama nila. Kahit na punong-puno na sila ng kaalaman at pagkakilala kay Jesus, takot pa rin silang makilala na sila'y mga alagad niya. Nandoon sila, nakakulong sa isang kwarto. Oo, nagdadasal, pero takot, nakakwarantine. Noong dumating ang Espiritu Santo, naging matapang na sila. Lumabas na ng bahay at hayagang nang nagpakilala at nagsalita tungkol kay Jesus. Yan ang pagbabago na dala ng Espiritu Santo. Isa pang pagbabago, ang mga tao ay galing sa iba't ibang lugar ng Roman Empire. Cappadocia, Pontus, Egypto, Persia, Mesopotamia, Libya, Roma. Hindi sila nakakaintindihan. Iba't iba ang lingwahe nila. Pero pagsalita ng apostol, naintindihan na ng lahat ang mga sinabi nila. Nagkaisa ng pagkaunawa sa mga dakilang bagay na gawa ng Diyos. Talagang ang Espiritu Santo ang nagpatotoo sa kanila. Kahit na iba-iba sila, nagkaisa sila. Yan din po ang sinabi ni San Pablo sa 2 pagbasa natin. Ang simbahan ay tulad ng ating katawan. Ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi at may iba't ibang gampanin. Iba ang kamay kaysa sa ulo. Iba ang puso kaysa sa baga. Pero ito'y iisang katawan lang at may iisang buhay lang na dumadaloy sa lahat ng bahagi ng katawan. Ganon din ang simbahan. May iba't ibang bahagi ang simbahan. Ang iba ay madre, ang iba ay estudyante. Ang iba ay pare, ang iba ay driver. Ang iba ay tagakanta, ang iba ay tagapagbasa. Pero lahat tayo ay bumubuo sa isang simbahan. May iisang buhay lang ang nagpapakilos sa ating lahat. Iyan yung Espiritu Santo. Ang Espiritong tumutulong sa akin na magsalita sa inyo ay siya ring Espiritu na tumutulong sa inyo na makinig at mag-unawa. May isa pang kapangyarihan ng Espiritu na ibinigay sa atin. Iyon yung pagpapatawad. Hindi madaling humingi ng tawad at magpatawad. Kaya noong gabi ng pagkabuhay ni Jesus, unang pagkakataon na nagpakita siya sa kanila, hiningahan niya sila at ibinigay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. 2 beses na binati sila ni Jesus ng kapayapaan. Ang kapayapaan ni Jesus ay kakaiba ng kapayapaan na dala ng mundo.
Ang kapayapang ito ay bunga ng pagpapatawad at pagmamalasakit. Ang mundo ay sumusulong ng kapayapaan na dala ng dahas, ng armas at ng pag-eliminate sa mga nagkakasala. Hindi naman ito nagdadala ng kapayapaan, kundi ng takot at ng galit. Ang kapayapaan na bigay ng Espiritu Santo ay bunga ng pagpapatawad ng mabuting balita na dala-dala ng mga Kristiyano. Ang Diyos mismo ang nagpatawad sa atin. Siya mismo ang umako ng ating pagkakasala. Kaya maigagawad natin ang patawad na ito sa ating kapwa. Kung ang Diyos ay nagpatawad na, tayo pa kaya? Kaya, tungkol saan ba ang piyesta natin ngayon ng Pentecostes? Tungkol ito sa pagbibigay sa atin ng Espiritu Santo na walang iba kundi ang Espiritu ni Jesus, ang hininga ni Jesus sa atin. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Una, ito ay nagdadala ng tapang ng lakas ng loob. Pangalawa, ito ay nagdadala ng pagkakaisa at pagkakaunawa sa mga gawa ng Diyos. Pangatlo, ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pang-apat, we need all of this in our time. We need truth in a time during which truth is being suppressed and falsehood is intentionally being spread. Kaya nandiyan yung mga fake news. Kailangan natin ng tapang sa panahon na tayo'y naduduwag dahil sa pandemya at dahil sa pananakot sa atin. Madaling mapagbintangan ngayon na komunista, na rebelde, na drug cuddler sa mga kumokontra sa pamahalaan. We need unity when people are being divided by self-interests rather than the common good. This is true as the election fever is already upon us. Let us be guided by what is good for the country rather than our petty party affiliations and our regionalisms. Talagang kailangan natin ng kapayapaan na bunga ng pagmamalasakit at pagsasakripisyo at hindi pagsupil sa mga kalaban. Nakapagbigay si Jesus ng pagbati ng kapayapaan pagkatapos na siya'y dumaan sa paghihirap at kamatayan. Ang kapayapaan na ito ay bunga ng kanyang pagpapatawad. It is peace that comes out of forgiveness. Iyan po ang Espiritu Santo na bigay niya sa atin. Let us repeatedly say this short prayer. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Renew our world with truth, with courage, with unity, and with peace that comes out of forgiveness. Espiritu mo'y suguin poon, tanay iyong baguhin.